nasa yung tauhid, yung wanis, nag-iisang Diyos, ang tawag nila tauhid. May mabasa ba kahit sa Quran yung salitang tauhid? Hindi naman yung mabasa. Tanong ko na lang, brother, ito, may mababasa ba tayo na Trinity sa Biblia? Opo. Meron, bro. May mababasa ba tayo letra por letra na Trinity? Meron, bro. Sige po. Anong talata po sa Biblia? Opo. Diyos siya. So bago siya nagkatawang tao. Kasi baka kasi yung iba kasi pag sinabing Kristo, nakafocus na sila doon sa kanyang pagiging tao. Pero yung panahon before siya nagkatawang tao, hindi nila pinapansin yun. Kaya siya ay Diyos kahit pa noong before pa siya nagkatawang tao. Yun ang sagot ko. Kasi sa mababasa natin, no, sa Deuteronomy, anong version na ang Diyos ay hindi tao at hindi tao o hindi pinanganak ng isang tao. Opo. Sa Old Testament. Yung bro. Tama yan, bro. Kasi sa Old Testament, ganito niya, bro. Sa Old Testament kasi, lalo na panahon na sa Deuteronomy, hindi pa siya pinapakilala sa mga tao nun. So yung mga tao nun, wala pang ideya patungkol kay Kristo. Pag sinabing Diyos, automatic nasa mindset nila yung Ama. Kaya syempre, yung Ama, hindi naman talaga tao yung Ama. Next question. Kasi pag sinabi kasi nating di tao, magko-contradict naman siya sa New Testament. Opo. Hindi siya contradiction, bro, kasi yung tinutukoy sa Deuteronomy, hindi naman si Kristo yun eh. Hindi si Kristo tinutukoy doon kasi sa panahon ni Moises, ganito yan, bro. Sa panahon ni Moises, hindi pa pinapakilala si Kristo sa mga tao. Wala, hindi pa pinapakilala. Actually, sa kawikaan nga, tinatanong pa nga sa kawikaan kung sino siya na gumawa ng langit at lupa, sino siya at sino ang kanyang anak kung iyong nalalaman. Ba't sinabi yun? Kasi hindi pa nila alam kung meron ba talagang anak yung gumawa ng langit at lupa. So hindi pa siya pinapakilala. Dahil hindi pa dumating yung panahon na siya pinadala upang ipakilala. Kaya ang mga tao, no, pag sinabing Diyos, automatic at kanilang mindset sa Ama. Samantalang si Kristo, hindi siya yung Ama. So hindi siya contradiction. Clarify ko lang, no, Trinitarian ba yung dito, brother? Opo. Ha? Trinitarian ba kayo dito? Opo. Trinitarian kami to, bro, kasi Katoliko kami, natural. Okay. Ikaw, bro, yung sini Kristo ka? INC ka ba? INC? Hindi po ako INC, isa po akong Muslim, opo. Muslim ka? Okay, go ahead, bro. Kasi pinapaakyat ako dito ni Dick TV. Opo, pinapaakyat ako dito kasi nagkakuanan niya kami doon sa TikTok na papaakyatin niya daw ako dito kasi kung may gusto daw akong tanong. Interesting rin ako sa tanong na ito kasi kung ang akong si Jesus Cristo ba ay Diyos, sabi mo naman po oo. Tapos si Jesus Cristo ay tao, nag-o-o-kanan rin naman. Ang tanong ko, brother, bilang tao, sa kabilang buhay ba hatulan yung pagkataaring tao o hindi? Ito, bro, ang sabi ko kanina, bro, nagkatawang tao. Dahil nagkatawang tao, hindi talaga siya tao. Kaya nga, nagkatawang tao, dahil ang tao, hindi na magkakatawang tao yan, kung tao na yan, ano? Ngayon, tanong mo, pagdating ba ng araw na paghuhukom, hahatulan ba siya dahil siya ay naging tao, di ba, yung sabi mo? Opo. Hindi siya hahatulan dahil siya yung hahatol. Siya ang itinalaga ng Ama na siyang hahatol. 17:31 ng Gawa, sabi ganito. Gawa 17:31, ito ang sinasabi rito. Yan. Ay, kita ba yan? Sapagkat itinakda na niya
ang araw ng paghuhukom. Sino nagtakda? Yung ama. Tinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Itong tao na kanyang hinirang, ito si Kristo. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. Muli niyang binuhay ang taong yun. Sabihin, dumaan ng pagkamatay, pero muling binuhay. At yun ay tumutukoy kay Kristo. Si Kristo ay isa sa hahatol sa mga tao. So hindi siya kasama sa hahatulan. Apo, makikita ba natin, brother, na sa Biblia na sinabi rin ng Ama na kasama si Jesus Kristo na hahatol, apo? Kasi tama yung talata yung ano, brother John Ray, yung ibinigay na sa akin lahat ng karapatan? Brother John Ray? Sa mga talata yung ano, brother John, ito, sinabi ni Kristo na binigay na sa akin lahat ng karapatan? Mateo 28. Ano yun, Mateo? 28. Sabi ganito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At i-connect natin yan sa Gawa 17:31, sabi, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. So ang sanlibutan, hahatulan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. So, yung taong kanyang hinirang, tinutukoy rito, si Kristo. Siya yung ahatol. Pag kasi sabihin natin, brother, pag si Hesus Kristo, naniniwala ka ba sa ginawa ni Hesus Kristo na pagsamba? Yes, bro, kasi pinadala siya ng Ama. Pinadala siya ng Ama, natural, sinasamba niya ang kanyang Ama. Yun ay nasa ano eh, nasa Filipos 2. Basahin ko muna. Okay? Filipos 2:5 hanggang 7, sabi ganito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na, wait lang ha. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So hindi siya nanatiling, hindi niya pinagpilitang manatili na kapantay niya ang Diyos, no? Kasi talaga pantay sila. Mayroon na panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang po, sumasagot pa ako. Wait lang ha. Sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So talagang pantay sila. Meron lang panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang. Sumagot pa ako eh. Oh, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, may panahon na binitawan niya ito at namuhay na isang alipin. So, talagang pantay sila, pero nung siya na nagkatawang tao, binitawan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Wala siyang bibitawan kung hindi talaga siya kapantay. Oh, next question, bro. Kasi brother, no, pag sabihin nating kuan kapantay, kasi may binanggit doon si Jesus Kristo na tama yung hindi niya kapantay, yun yung sabi niya, hindi niya kapantay yung Ama. Hindi, mali bro, wala siya sinabi na hindi niya kapantay ang Ama. Actually, ayun ito, binitawan nga oh. Wait lang, brother, usa niyang binitawan ang pagiging kapantay kasi talagang pantay sila. Wala siyang bibitawan kung wala siyang mabibitawan. Wait lang brother kasi hinahanap ko yung notebook ko kasi nakasulat doon yung hindi ko kasi memorize actually lahat ng nasa Biblia. Kasi mababasa natin sa ano yung chapter na yun. Nawala kasi dito yung libro ko. Nakasulat kasi yun doon. Anong... Wait lang. kasi pag si Jesus Cristo kasi ay nagsamba, it means brother, dito na lang,
May kinikilala siyang Diyos. Oo. Interpretation mo yan, bro. Hindi, kasi hindi ko yung interpretation, brother, kasi kaya niya nga sinamba kasi may kinikilala siyang Diyos. Magsasamba ba ang Diyos sa Diyos pa? Kung ito, Diyos basahin naman natin. Pa. Basahin natin, bro. Hebreo 1:8. Yan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ng ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. So yung ama mismo, kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Ngunit, kasi brother, kung kinikilala ng ama na ang anak ay Diyos, it means brother, ang nakakuan doon, dalawa yung Diyos. Kasi ang ama ay Diyos. Dalawang persona, bro. Dalawang persona, bro. Walang sinasabing dalawa ang Diyos, dalawang persona. Kahit tanungin pa natin si ChatGPT, isang open artificial intelligence, wala siyang sinasabi na ang Kristyanismo ay polytheism. So yung sinasabi mo na marami ang Diyos, interpretasyon nyo lang yan, or hindi yan ang aming official na turo? Hindi po, kasi ganito, hindi po sa interpretasyon, kasi ganun naman talaga yung mababasa natin sa Biblia, no? Na may sinamba si Jesus, oo. Kasi pag sabihin natin may sinamba, it means si Jesus ay may Diyos. Bro, ganun wala nga problema doon, bro. Kung siya ay may Diyos, kung yung ama ba ay may Diyos, kasi yung ama mismo kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Yung anak naman kinikilala ang kanyang ama na Diyos. Silang dalawa, nagkikilala sila ng mga Diyos. Ang tanong, dalawa ba ang Diyos? Ang sagot, hindi. Kasi kung dalawa ang Diyos, batay sa interpretation ng Islam, dapat sana polytheism ang Christianity. Hindi. Kasi ganito, brother, pag kasi ang Diyos, may Diyos pa, sino yung lumikha sa Diyos? Sino lumikha? Walang lumikha sa kanila. Kaya nga, kasi dalawa ang Diyos eh. Kasi yung ama, nilikha niya yung isang anak na Diyos. So yung ama, sino yung lumikha sa anong nilikha niya yung anak niya na Diyos? Wala siya nilikha na anak na Diyos. Wala siya nilikha na anak na Diyos. Paano ba naging Diyos si Jesucristo? Paano ba naging Diyos? Simula nung una, Diyos, Diyos na talaga yan. Kasi isa ang Diyos. Ito, para patas, bro, hindi amin itong gagamitin ko, ChatGPT, ha? Hindi amin to. Hindi rin ito sa inyo. So ito ay matatawag ko ito na standard reference. Gamit tayo ng ChatGPT, ha? Kasi kung tama yung unawa ng Islam, dapat polytheism ang Kristyanismo. Tanungin natin ng ChatGPT, polytheism ba ang Christianity? Kasi kung pakikinggan namin ang interpretasyon ninyo, magiging polytheism kami. Pero yan ba ang nasa reality o interpretasyon nyo lang? So tanungin natin si ChatGPT kung anong sagot niya. No! Christianity is not polytheism. Christianity is a monotheistic religion. Meaning, it teaches belief in one God. Hindi marami, ha? Hindi marami, hindi amin to. Ito ay open AI. Artificial intelligence ito, hindi amin to. Christians believe in one God who exists in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. This is known as the Trinity. One God in three persons. Though the concept of the Trinity may appear complex, it does not mean Christians believe in multiple gods. Instead, they believe in one divine essence shared among the three persons. So, hindi talaga polytheism ang Christianity. Kaya nga, brother, pag sinabi nating Trinity, di ba na, sa iisang iisang Diyos, tatlong persona. So yung ang tanong ko na lang na bago, brother, mag-move on na tayo diyan sa bagay na 'yan. Ang tanong ko na lang, brother, ito. May mababasa ba tayo na Trinity sa Biblia? Opo. Meron, bro. May mababasa ba tayo letra por letra na Trinity? Meron, bro. Sige po. Anong talata po sa Biblia? Okay. Gahanap ka ng Biblia, bibigyan ko Biblia.
Pakinggan mo ito, ha? Apo. Ito, Amplified Bible, Revelation chapter 7, verse 10. Ang sabi, "And in a loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity, we owe our deliverance." Amplify, anong version yan, brother? Amplified Bible, bro. Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya magazine, hindi siya dyaryo, Biblia siya. Revelation 7:10. Pwede kong matingnan sa... Nasa screen, bro. Nakikita naman sa live, bro. Sa screen ko, eh. Pwede ko makikita ito sa ibang translation. Kung meron ba nito. Sa ibang translation, bro, kung hindi siya sinabi, hindi mo mababasa doon. Pero ang tanong mo kasi brother, sa akin, teka, bro, ang tanong brother, mo kasi, bro, wait lang. Ang tanong mo kasi sa akin, mababasa ba sa Biblia? Sabi ko, oo. Ang binasa ko, Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya dyaryo, hindi siya magazine. Siya ay... Bro, hindi ko ng problema, bro, kung kailan ay lathala iyan. Kasi ang tanong mo kasi, mababasa ba sa Bible? Sumagot ako. Ngayon, mag-next question ka na lang. Next question na lang ako, apo. Mababasa ba yan sa ibang Biblia? Sa ibang... ibang salin? Salin. Ibang salin, apo. Hindi siya mababasa sa ibang salin kasi Amplified Bible lang siya. Pero it doesn't mean... Wait lang. Patapusin mo ako. It doesn't mean na hindi siya contradiction. Kasi... Contradiction ko siya, bakit? Wait lang. Kasi, kung babasahin mo naman sa Quran, 37:11, sa Muhammad Marmaduke Pictal na salin, ang nakalagay doon, ang tao ginawa... Wait lang muna. Patapusin mo na ako. Kasi nagsasalita ako, bro, eh. Wait lang. Dito, huwag tayo magsabayan dito. Para lang ganito yan, bro. Sabi ko, kung hindi mabasa sa iba, it doesn't mean a contradiction sila. Kasi sa Quran, ganyan din. 37:11 sa Quran, sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal, sinasabi doon na ang tao ay gawa sa plastic clay. Pero sa ibang salin, sa He International, sa King Pad, sa ibang salin ng Quran, hindi mo mabasa yung plastic clay, eh. Doon mo lang mabasa yung plastic clay sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal. But it doesn't mean contradiction sa iba. Pwede mo pakita sa screen, apo. Ay, plastic clay? Yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko. Sige, pakita ko sa screen. Wait lang, ha. Wait lang. Kita natin sa screen. Quran. Muhammad. Wait lang. Marmaduke Pictal. Muhammad Marmaduke Pictal. Ayan tayo sa ano tayo sa Quran online. Ayan natin sa Quran online, ha. Natin ng translation dito, yung makapili tayo ng translation na anong version, brother? Pictal. Bro, dyan okay. Habang hinahanap po, bro, may tanong muna ako. Hindi, brother, tinatanong ko muna yung chapter ng Quran. Anong sura? 37:11, bro. 37:11. Barawin din, pakidubo siya barawin, 37:11 ba yun? Eto, palakiin ko lang. Eto, bro, yan, palakiin ko, nakikita, nababasa na, di ba? Ito, sabi, bro, then ask, O Muhammad, are they stronger as a creation or those others whom we have created? Lo, we created them of plastic clay. Kita mo, bro? Yan. So, yung salin na yan na plastic clay,
plastically, Apo. hindi mababasa sa ibang salin. But it Apo. Doesn't mean, Translate it doesn't po mean, kasi wait lang bro, wag mo pagsabayan bro. Pinagsumasagot ako. Yung plastic clay na yan, hindi mo siya mabasa sa ibang salin, hindi mo siya mabasa sa Sahih International, hindi mo siya mabasa sa King Fahd, hindi mo siya mabasa sa Yusuf Ali, pero dyan mo siya mababasa ang plastic clay. But it doesn't mean na magkakontradik silang mga salin, hindi bro. Hadith ba yung sinasabi mo, brother? Hadith? Quran bro, Quran 37:11, hindi to hadith. 37:11. Oh, na ni Marmaduke Pictal. 37:11. Kung titingnan po natin sa kuan no, o tingnan mo sa Marmaduke Pictal bro, wag mo tingnan sa ibang salin dahil wala talaga sa ibang salin 'yan. Babalik tayo sa original manuscript ng Quran apo. Bro, 'yan nga bro. Bro, ito nga bro. Ay, ito ba? Ginawa ko to example para lang tong Amplified Bible. No? Kasi kung ganyan po, pwede po tayong babalik sa original manuscript. Opo. Eh, bro, kung ganyan bro, ba talaga ang nakasulat? Bro, ang tanong kasi mo kanina, meron bang mababasa sa Biblia? So sumagot ako. Tapos sabi mo, mababasa ba yan sa ibang salin? Sabi ko, kung hindi nila nilagay, hindi rin mababasa. Pero ang conclusion mo kaagad, contradiction na. Sabi ko, hindi siya contradiction. Kasi, sa salin ni Marmaduke Pictal, nakalagay doon plastic clay. But it doesn't follow na contradiction siya sa ibang salin, sa gaya ng Sahih International. Sa Sahih International, mukhang nakalagay siguro doon sticky clay. Sticky clay sa ibang salin. Iba naman yung sticky, iba naman yung plastic, ano? But it doesn't follow na magkakontradict sila. Kasi yung kanilang... Salin lang naman siya eh. Salin lang naman siya bro. Di naman siya yung original bro. Salin lang naman siya. Kasi sa original, di ko alam kung nakalagay sa Arabic nito. Pero nang isalin ni Marmaduke Pictal, ang nilagay niya, plastic clay. Though nilagay niya plastic clay, it doesn't follow, contradict siya sa ibang salin. Hindi siya ganun bro. Nasa na yun? Mukhang nawala. Eh, teka, wait lang ha. Nawala si Brother KBM. Nasaan si KBM? Wait lang ha. KBM. Ayun. Okay. Hey bro, unmute bro. Okay brother. Kasi brother, pagbabalik tayo sa original manuscript ng Quran, hindi po ganyan ang nakasulat. Baya, interpretation lang siguro nila yan, opo. Yun na nga, bro. Ganyan din ang amplified, bro. Opo. Opo. Pag sabihin naman natin sa ano yung salin na yon na sinabi mo? Marmaduke Pictal, bro. Marmaduke Muhammad Marmaduke Pictal. Pag bumalik ba tayo sa original manuscript, mababasa ba natin yung Trinity? Ay, na... gaya nito, bro, ha? Yung plastic. Opo, kasi hindi po. Yan nga. Yung plastic. Bro Jando, wait lang bro. Kapatid, ibig ko bang sabihin, magiging totoo lamang ang isang bagay kapag nabasa? Opo, sa original manuscript po tayo babasi kasi sa translation, mga kuan na yan, pwede nilang dagdagan. Okay. Kaya nga, i-clarify lang namin. So ang paniniwala nyo pala, magiging totoo lang kapag nabasa? Sa original manuscript po, sa Arabic po, opo. Oo nga, ayun nga. Yun ba ang paniniwala ninyo? Magiging totoo lang ang isang bagay kapag nabasa? Yun ba ang... Magiging totoo lang po pag nabasa? Anong po ang meaning ng magiging totoo lang po pag binasa? Yung ano, yung paniniwala mo na kinakailangan mabasa siya kaya para maging totoo yung aral? Actually, naituro na yan, no? Opo, naituro na yung aral na... Hindi ko alam. Oo lang o hindi ang sagot mo dyan. Kung aral namin, kailangan mabasa talaga yung letra para maging totoo ang aral yan lang. Kasi nabasa na ni Brother Jando yung hinahanap mo, kinukontra mo yung hinahanap mo ang original. Ang tanong ko lang kung mabasa ba sa Bible. Nabasa na eh. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, kasi parang naghahanap ka ng butas. So, sa aral ba ng Islam, yun lang mga nababasa ang dapat paniwalaan.
Yes po, brother. Yes po. Ayun. Oo. Maraming salamat. Sa paniniwala nyo ba na si Isa Almasin ay propet na ay Mesiyas? Ano po? Ano po? Aral ba ng Islam na si Isa Almasin or si Jesus ay Mesiyas? Yun yung pagka-interpret ng mga Hudyo dati, brother. Aral ba ng mga Muslim? Aral ba ng mga Muslim na si Isa Almasin ay Mesiyas? Huwag kang pumunta sa Hudyo. Muslim ang tinatanong ko, ang pananampalataya mo. Aral niyo ba na si Isa? Aral niyo ba? Mesiyas, brother. Makinig ka. No, aral niyo ba na si Jesus, Jesus or Isa Almasin sa lingwahe niyo ay isang Mesiyas? Aral niyo yan o hindi? Ano ba ang Mesiyas, brother? I-correct lang kita. Ano ba ang Mesiyas? Tanong ko nga sa iyo, Han, aral niyo ba na siya ay Mesiyas? Ay hindi, brother. Hindi niyo aral na si ano ay isang appointed one? Si Jesus? Sa'yo ko lang narinig yan. Sa'yo ko lang narinig yan na hindi pala siya Mesiyas. Sa ibang Muslim na naniniwala na Mesiyas siya. Brother John Ray. Prophet po. Nung buhay pa yung isang kaibigan namin sa Osami, si Alimudin Bantilan, tanggap naman niya na si Jesus is the anointed one. Tanggap naman niya. Oh, so propeta po, opo. Propeta, opo. Hindi, Mesiyas. Anointed one, bro. Pag sinabing anointed one, Mesiyas yan. Mesiyas talaga sa... So, hindi mo yata alam ang aral nyo, bro, eh. Makinig ka sa mga debater nyo na mga sikat doon sa Amerika. Ayan ang paniniwala nyo, Mesiyas, si Jesus. Baka ba, ikaw lang yata ang hindi nagano, eh. Pag Mesiyas ba, brother? Ano ba ang Mesiyas, brother? Anointed one. Anong anointed one, brother? Pagiging? Ay, ikaw, ano ba pagkaalam mo sa anointed one? Ano ba pagkaunawa mo sa anointed one? Yun nga, brother. Sabi ko nga, isang propeta. Oo, naniniwala ako, propeta. Opo. Term nga na Mesiyas. Oo. Kasi maraming propeta, pero hindi Mesiyas. Oo. Yung propeta niyo na si Muhammad, hindi naman yan Mesiyas. Si propeta, pero hindi Mesiyas. Si Jesus, Brother John Ray, nagtanong ako kay ChatGPT. Again, eh, malaking ano si ChatGPT, malaking tulong. Tinanong ko si ChatGPT, is Jesus a Messiah for Islam? Ang sagot ni ChatGPT, yes. In Islam, Jesus is an Arabic, is considered the Messiah, Al-Masih. Kaya pala Al-Masih. Brother, mali ko po yun. Kung hindi ko bro, sa totoo lang, hindi mo alam ang aral nyo. No, kasi kung alam mo yan, sasagot ka kaagad na oo, alam ko yan kasi pinag-aralan ko na yan. So ngayon, nabasa Misaya. Na ni Padre Jando na aral nyo, Misaya. Para maniwala kami na ang Quran ay totoo. Saan? Sa surah? O sa hadith ninyo huwag ka mulang mataranta. Huwag ka mulang mataranta. Tapusin muna. Huwag ka mulang mataranta. Okay, huwag ka mulang mataranta. Hindi pa ako natapos magtanong. Kasi pinapalabas mo mali kapag hindi nababasa, eh. Ngayon, ipakita mo sa amin anong sura niyo mababasa na si Isa Almasin ay Mesiyas. Saan sa sura yan nagbilanggit na inamin ni Isa Almasin na siya ay Mesiyas? Ipakita mo para maniwala kami na ang Quran ay totoo. Brother, hindi. Meron o wala? Alam mo o hindi? May makikita po tayo sa Quran, brother, po, na sinabi ni Jesus siya ay propeta. Tagasunod ng Allah. Mesiyas nga ang tinong ko. Iba kasi ang propeta, ibang Mesiyas. Si Muhammad, propeta yan, pero hindi yan Mesiyas. Ano ka ba? Lumalayo kasi tayo, brother, sa topic ko na... So, nasaan? Nasaan sa Quran nyo? Saan mababasa sa Quran nyo na si Isa Almasin? Saan sa Quran nyo na si Isa Almasin ay Mesiyas? Brother, lumalayo na kasi tayo sa usapan kanina. Oh, dahil hindi mo masagot. Dahil wala, ibig sabihin, PK din yung Quran nyo. Yung Quran nyo na kinopya lang sa Biblia, PK din. Yun ang ibig mo sabihin. Brother, naging kopyang Quran, brother, opo. Kasi hindi mo kayang ipakita na mayroong words talaga na Mesiyas dyan sa Quran nyo. Wait lang, brother, ha? Wait lang, pwede po ako pagsalitain, opo.
Sige, magsalita ka. Lumalayo kasi tayo sa topic kanina kung may mababasa ba tayo sa original manuscript ang Trinity. Bro, parang maunawaan mo yung tanong mo. Para maunawaan mo yung tanong mo kasi itinapalik ko sa'yo. Kasi kami mga Katoliko, bro. Makinig ka. Kami mga Katoliko, hindi kami nagbibisa kung mabasa man o hindi. Mali yung tanong mo. Kaya nga gagamitin ko yung argumento mo dyan sa aral nyo kung mababasa ba sa Quran nyo na may binabanggit na si Jesus ay Mesiyas. Meron o wala? Para maunawaan mo yung argumento mo na mali. Lumulusot ka pa eh. Kami, kahit pa hindi mabasa, aral namin na naniniwala kami sa tradisyon. Naniniwala kami sa magisteryo. Hindi na mabasa siya sa Biblia o hindi. Lang. Wait lang po ako dito, brother. Wait lang muna. Saglit lang. Tayo sa topic. Opo. Brother KBM, wait lang muna. Sige po, salamat sa pag pagpasalita sa akin dito. Actually ni-recommenda lang po ako dito ni Dekdek TV sa TikTok po. Salamat po sa inyo po. Brad Jendo. Yes, Brother Wendell. Sandali muna. Kapatid, sandali muna. Brother Wendell, isa lang Brother Wendell. Advice ko lang sa iyo, umalis bro. Advice ko lang sa iyo, bro. Umalis na, bro. Sandali. Sorry. May katanungan sana ako sa kanya dahil gusto niya umalis yung... Umalis na, Brother Wendell. Letra for letra, Trinity. Mabasa ba? Kaya gusto ko sana na sagutin din niya yung termino nilang tauhid. Saan mabasa yung tauhid? Yung wanis. Nag-iisang Diyos. Ang tawag nila tauhid. May mabasa ba kahit sa Quran yung salitang tauhid? Hindi naman yung mabasa. Correct. Bakit naniniwala sila ng tauhid? The wanis. Nag-iisa. Na di naman yun mabasa. Ganon din sa Trinity. Kung gusto nila letra for letra talaga, pero dahil gusto nila letra for letra, binigyan natin ng salin na may mabasa, di naman tatanggapin. Kaya nga, ibalik natin sa kanila, umalis agad. Ang salitang tauhid, saan nila hahanapin yun?